Hello folks, welcome back to the vlog. This is LD from Digital Media PH at ang pag-usapan natin ngayon ay siguradong mapupulutan ng aral para sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na ngayon na naglipana na naman yung mga scammer at mga hackers, lalo-lalo na sa Facebook. Meron tayong panibagong case na naman at marami po ang nabiktima, lalo-lalo na yung mga sasabihin na lang natin na hindi mga tech savvy, no? Sa ating panahon ngayon. At ito nga, may panibagong cases na naman at siguradong marami pa ang mabiktima nito kung hindi natin ito ipaalam sa mga social media users. So para po sa public information and awareness, kaya namin ginagawa itong video na ito para po sa susunod, alam na natin kung paano natin i-handle yung situation na ganito. Kaya i-welcome natin yung ating guest ngayon. Itatago natin sa pangalang Madam Rona. So, Madam Rona, please welcome. Madam Rona, maaari mo bang sabihin sa atin or sa ating subscribers or viewers paano nangyari na hack yung account nyo at nagkaroon ng scamming sa mga friends mo nitong nakaraang weekends? Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig o sa lahat ng nanonood dito. Isa pong napaka-sakit na naramdaman ko ngayon dahil hindi man ako talaga ang nakuhana ng malaking pera, pero nakakahiya po na ginamit ang aking pangalan para lang makakuha ng malaking pera sa aking mga kaibigan. So paano po nangyari, paano po nagsimula yung pag-hack or pag-take over ng inyong account? Kasi ang nangyari kasi, di ba, nag-pick over yung hacker o yung scammer ng account nyo. So ano po ang nangyari, yung first na nangyari? Okay. Ang nangyari po, yung isang kakilala ko nag-hi po sa akin. Siyempre, kakilala ko, i-entertain ko naman siya. Hiningi yung cellphone number ko. Akala ko kasi naman tatawag siya kasi hindi na kami nakita ng ilang taon. So, ibinigay ko yung number ko. At sinabi ko pa na huwag mo akong tawagan ngayon kasi gabi na, bukas na lang, thinking na talagang tatawag siya sa akin. Ang reply naman niya sa akin, may darating na code sa'yo, ipasa mo agad sa akin. So thinking na talagang walang malis niya. So may dumating na code, hindi ko naman lang binasa. Ipinasa ko sa kanya yun. So, bakit yung kumpiyansa nyo doon talaga sa nag-message? Opo, kasi isa po siyang teacher. Oo, tapos ka-close mo ba ang nag-message sa'yo? Not really close, pero kakilala ko talaga siya. Kasi isang lugar lang kami noon. Nung nag-aaral pa kami ng high school, isang lugar lang kami. At saka kaklase siya ng kapatid ko. Kaya yung pinsan niya ata ng pinsan niya is classmate ko rin, kaya nagkumpiyansa talaga ako sa kanya. Akala ko may kailangan siya sa akin. So ibig sabihin, yung nag-message sa iyo, yun din po yung gumamit siya ng ibang pangalan na kilala mo at nagpanggap na siya yun. Opo, later na nalaman ko na hindi pala siya yun. Kasi bigla nagtawag yung isa kong kakilala. Bago tayo pumunta dun sa tumawag yung kakilala mo, anong nangyari after mo binigay mo yung code? After binigay ko yung code, hindi ko na ma-access yung account ko sa Facebook. Biglang nawala. Nung i-open ko, hindi ko na ma-open. Kasi hinihingi na yung password ko. Ibinigay ko yung password ko, hindi na pwede kasi yung na-reset na po ang password. Yun palang code na hinihingi niya, is code pala yun ng Facebook account ko to reset the password. Hindi ko na nga nabasa, ibinigay ko na agad sa kanya. Mga anong oras po nangyari yun? Gabi na. Yung mga 10 o'clock. So medyo Late in the evening na. So ang parang ang modus ng mga scammers na to ay magpapanggap sila ng close friend mo, kakilala mo. Hihingan ka ng number, may code na darating sa'yo, tapos isi-send back mo sa kanya yung code na natanggap mo. So yun pala yung password reset ng Facebook. Opo, hindi ko nga alam eh. Tapos ano po ang nangyari after na na-reset or hindi mo na ma-access yung Facebook? So hindi ko na ma-access. Nagtaka ako, bakit ganun? Hindi ko na ma-access.
Then later, may tumawag sa akin na kaibigan ko. Sabi niya, Madam, ano bang problema? Bakit naghingi ka ng load? Ikaw ba yun? Sabi ko, ha? Anong load? Yung account ko pala, doon nagpunta sa GC namin. At saka nagtatanong kung sino ang may Gcash o naglo-load ng Gcash. Kaya yung manager ko doon, ang sabi niya, bakit? Magpa-load daw siya ng 5,000. Ang nagahingi doon ng load, yung account ko na. Mm-hmm. Akala niya ako yun, kaya tumawag siya sa akin. Nangihingi daw ako ng Gcash load na 5,000 kasi yung pinsan ko daw, nakulangan ng load para sa kanyang gaming. Gaming? Opo. So, ibig sabihin, itong scammer na to ay, or kung hindi man siya, meron siyang kakilala na nag-game online. Maybe. So, ano nangyari next? So, yung manager ko nga, sabi niya, kaibigan ko yon, sabi niya, nagtaka ako, Madam, kasi hindi man ganun ang pag-text mo sa akin, kung ikaw ang mag-text. Kasi, yung scammer pala, yung hacker, backread siya para malaman niya kung sino yung kausap ko. Kilala niya muna yung nasa chat. Para yung chat niya, as if ako talaga yung nag-chat, kasi yung name niya talaga ang ginamit ko. Nung tinanong ng ano, parang may alam kasi yung kaibigan ko naman, tinanong siya ano ang number ng Gcash na ibibigay na loadan niya. So, ibinigay naman niya yung number ng Gcash na dapat mabigyan ng load. So, after noon, binigyan niya ba ng load or Gcash yung number? Or? Hindi po siya nagbigay ng malaki. Binigyan niya lang ng 1 peso para po makita niya ang pangalan kung sino ang owner ng Gcash na yun. Oh, so, nakita yung owner ng Gcash number? Opo, nakita. Pero hindi siya doon. Ibinigay niya lang sa akin. So, after po doon, meron pong nagtawag uli sa akin na iba na naman, na friend ko. Kaya, nagalit daw yung anak niya sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi, ginamit yung ano ko. Ako daw yung naghingi sa kanya ng number. Ibig sabihin, yung account ko na hack na, ginamit ng hacker para manghingi ng number doon sa kaibigan ko. Ngayon, dahil akala niya nga, ako yun. So, binigay din niya ang number niya sa akin. Thinking na ako ngayon. Ngayon, ganun din ang process. Pagbigay ng number, hiningi na naman yung code. Yung kaibigan ko nga naman, kumpiyansa din na ako yun, ibinigay din niya yung code na natanggap niya. Pagkatapos, hindi na rin niya ma-access yung account niya. So, yung nangyari sa iyo, yun din nangyari sa kaibigan yes, mo? Yes po, ganun din ang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, tumawag yung anak niya kasi nangihingi na naman daw siya ng tulong, ng load. Gamit na yung pangalan ng kaibigan mo? Ang pangalan ng kaibigan ko, ang account ng kaibigan ko, yun na naman ang nanghingi ng sa load. Sa anak niya? Sa anak niya. Okay. Hindi nga nagbigay yung anak niya, pero yung distant relative niya, na wala silang cellphone number, yun ang nakapagbigay ng 3,300 in just one night. 3,300. Nangihingi pa kasi yun lang daw ang laman ng Gcash. Sabi niya, baka meron pa sa mister mo. Mm-hmm. Para maging 5,500. So, ganun kalaki ang hinihingi. Yun lang ang naibigay. Pero ang hinihingi niya talaga is 5,000. Dagdagan daw niya ng 500 bilang tubo. Mm-hmm. Po, bilang tubo. Pero, ang laman ng Gcash nung nagbigay sa kanya is only 3,300. Kaya sabi niya, kulang pa rin. Kasi gusto niya talaga ng 5,000. Pang gaming lang yun, ha? Siguro, oo daw. Pang gaming ng pinsan o kapatid. Ganun ang modus. So, after nangyari yun sa kaibigan niyo, ano ang aksyon na ginawa nila? Yun nga, kasi nagalit yung anak niya, kinabukasan, nag-decide sila na magpunta sa police station para ipablatter. Opo, para ipablatter. Kasi, merong Gcash na ibinigay, yun nga, nabigyan. Siyempre, pagbigay ng Gcash, doon sa confirmation sa Gcash, nakita yung pangalan ng pinadala ng pera. I just don't know kung siya talaga yung hacker o kaibigan niya ang nagmamay-ari ng Gcash. Mm-hmm. So, malamang kung yung Gcash na binigay sa kanya,
magkakilala sila kung hindi man siya yung personally. Opo. Na ano, magkakilala. Mm-hmm. So ano po yung action na ginawa ng so, police? Kasi meron na siyang proof, may evidence na sila, nagpunta sila sa police station, ibinigay yung Gcash number, ibinigay yung pangalan na lumabas nung pinadala na siya ng pera. Ang sabi naman na taga ng police station, magpunta siya sa cybercrime. Punta sila sa cybercrime, kinabukasan pa rin kasi walang ano doon, walang tao. Kinabukasan sila na entertain at sabi ng taga cybercrime, diyan sila ng soft copy. Yung mga na screenshot, yun ang ibibigay. Conversation na nagbigay talaga yung naghingi siya ng load at saka yung Gcash confirmation. Nabanggit nyo kanina na yung scammer na yun na gumamit ng pangalan nyo sa Facebook, pinapasok niya yung mga GC or group chat nyo. Opo. Sa palagay nyo po ba mga ilan na ang nabiktima o gaano na karami yung nabiktima or yung hininga niya ng ano? Hindi ko lang alam load. Kasi meron akong kakilala, friend ko na lumabas sa kanilang sariling GC. Merong nakapagbigay sa kanya ng 20,000. 20,000 pesos kasi kulang. Pagbigay kasi ng 5,000, maghingi daw ulit. Baka meron pa, dagdagan mo, gawing 10,000. Pag nabigay ang 10,000, pwedeng maging 20,000. Ibabalik ko talaga kinabukasan. Ganun ang kanyang ano, ang kanyang modus. Kung ikaw nag-iisip, mag-wonder ka, bakit hihingi siya ng ganung kalaking pera ngayon? Kinabukasan, pwede naman pala niyang bayaran. Ibalik, opo. Pero ang reason niya doon is, kailangan talaga kasi naglalaro siya at that time, yung hinihinga niya or bibigyan niya ng load. So, gamers itong mga hackers na to, no? So, kailangan nila ng pera para po tuloy-tuloy yung pag-game nila. Ang nakakaya lang po dito kasi, yung GC po sa division office namin, sa DepEd, pinasukan na po. Nahiya na po talaga ako kasi yung pangalan ko talaga, yung account ko lumalabas doon, nangihingi ng pera, ng Gcash. Hindi naman po ako yun. Paano kung yung mga kakilala ko na hindi alam na scam pala yung pangalan ko, magbibigay sila. Kalaunan, siyempre, sisingilin ako, anong ibibigay ko, anong ibabayad ko. Personally, tumawag na po ako sa 888, yung hotline po ni President Duterte. Tapos, binigyan po ako ng advice na magpa-blatter muna sa police station. Mamaya, pupunta na po after po nito, pupunta na po ako ng police station. Pagkatapos, kung ano po yung aksyon ng NBI, i-re-report ko po doon sa hotline number ni President Duterte para mabigyan po na ng aksyon. Update po ng kaibigan ko na nahack din ang kanyang number, account. Ang hinihinga naman ngayon is load na talaga, regular load sa isang cellphone number. So, hindi pa Gcash. Pero, sabi daw, is pwede sa online banking po. So, hindi lang Gcash account ang hinihingi, yung bank din, bank transfer. Oo po. So, humihingi din siya ng pera sa kanyang bank. Pera from bank daw, nang hinihinga niya, pwedeng ipasa doon sa cellphone number. Pwede po ba yun? Through online banking. Pwede. Yun ang hinihingi niya yun. Okay, so yan lang po mga kaibigan na sa ating mga viewers diyan, mga subscribers. Baka magkaroon tayo ng part 2 nito, no? So maraming salamat po sa inyong panonood at see you next time. Goodbye. Bye, thank you.